Mga kaibigan, may gusto lang akong i-share sa inyo. At pwede nyo rin i-share sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo. Baka makatulong, no? Patungkol ito sa isang karakter o personalidad, no? Ng isang tao. Bakit gusto ko itong i-share? Dito ako nagtatagumpay. Dito ako laging nananalo. Totoo yun. Hindi ako natatalo rito. Sa isang ugali po ng isang tao, napaka-importante po na hindi tayo sinungaling. Mabigat, no? Parang alam ko mahirap, no, sa bawat isa sa atin. Yung magtago o maglihim ng isang bagay, huwag magsinungal. Para sa akin, katanggap-tanggap po white lies. Just to protect yourself, your family, your friend. Ang white lies kasi madaling depensahan niya. Meron niyang tinatawag na, kumbaga, naiintindihan, ano, ng ating mga kaibigan. Pero, kung magsisinungaling ka na makakasakit direktiba sa kalooban ng iyong pamilya, ng iyong kaibigan, eh tinitiya ko, talo tayo doon. Talo ka doon. Ano? Ang sinungaling na tao, kailanman hindi na nanalo. Bakit? Wala hong itatagong secret. Wala hong lihim na hindi nabubunyag. Totoo yun. Bakit ko nasabi? Sa Biblia, mababasa mo, the truth shall set you free. Kahit ang Quran, nagsalita niya. Sa ibang relihiyon, nagsasalita niya. Huwag kayong magsinungaling. Even the sciences, konektado tayo sa lahat ng bagay. We are all connected to each other. Even the nature, connected tayo, pero tayo ang humihiwalay. Kaya walang lihim na hindi nabubunyag. Mahalungkat at mahalungkat yan. Uulitin ko po, kapag hindi po tayo sinungaling na tao, ikaw, kayo, tayong lahat, ay lagi po tayong panalo sa kahit anong hamon at laban ng buhay. Ganun lang po kadali. Yan po ang aking naging sekreto. At hindi ko po ito sinasabi sa inyo nang pansarili lamang. Ito po ay aking na-experience. Na-experience din ng aking kaibigan, ng aking pamilya. Na-experience ko din. Kaya, iparating ninyo ito, no? Hindi lamang sa ating mga sarili na nag-recall sa ating mga alaala na tama, kailanman hindi nanalo ang kasinungalingan kahit saang larangan. Iparating ninyo sa iyong pamilya at sa iyong kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.